Isa ito sa pinakamadugong laban sa kasaysayan ng boxing. Ang laban ni Tim Chu at ni Sebastian Fandora. Alam niyo kung bakit? Grabe po yung nangyari sa laban na to, guys. Talagang duguan po silang dalawa. Pero bago natin pag-usapan yun, welcome back to my channel, Iljun nga pala, ang pambansang bigote ng Pinas, ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment, locally or internationally. Don't forget to like, follow me para nga always kang updated sa ating mga legit hype na kwentuhan sa mga sports, boxing, MMA, arm wrestling at iba pa, men. So eto na nga, grabe tong laban na to, mga boss. Bago lumaban si Sebastian Fandora na may height na 6'6", tangkad, grabe higante to ah. Iyang kalaban sana ni Tim Chu is itong si Keith Thurman. Kung naaalala nyo, si Keith Thurman po yung nakalaban ni idol natin Manny Pacman Pacquiao na dating kampiyon sa welterweight division. Diba? Tinalo siya ni Pacquiao. Ngayon, itong si Keith Thurman is umakyat po ng super welterweight division para labanan itong si Tim Chu. Pero hindi ito natuloy dahil nagkaroon ng problema, injury itong si Keith Thurman. Ngayon ang pinalit na lumaban is itong si Sebastian Fandora nga na higante. Kung nakikita nyo yung picture na to, napakatangkad. 5'9 itong si Tim Chu versus 6'6 at matangkad pa kay Stephen Curry to, mga boss, no. Grabe to. Sana nag-basketball player na lang tong si Sebastian Fandora kasi napakatangkad eh. Parang pang NBA yung height. Anyways, ang laban, guys, is nangyaring duguan po silang dalawa. Sabi nga ng iba, naging blood po yung laban na to. Sabi nga ng iba, grabe daw yung laban na to, mga boss. Alam nyo kung bakit? Natamaan po ng siko ni Sebastian Fandora itong si Tim Chu sa dito sa may taas ng kanyang noo, no? Sa ulo talaga. Ngayon dumuguto ng sobra, umabot sa mata. Every rounds nahihirapan siyang lumaban kasi nahihirapan siyang tumingin paano yung target niya, di ba, sa paano niya patamaan ng mga solid na mga counter itong si Fandora. Ngayon natamaan din nitong si Tim Chu si Fandora sa kanyang ilong kung saan talagang medyo nasira rin to at grabe yung dugo, guys. Kung mapapanood nyo, panoorin nyo na lang sa YouTube, nandyan yung full highlights or maybe yung kanilang full fight, no. Grabe yung laban na to, guys. Duguan silang dalawa, umabot dito sa kanilang katawan at ginamita na lang ni Fandora itong si Tim Chu na unified super welterweight champion ng kanyang reach advantage, man. Kasi napakatangka niya, napakahaba ng kanyang galamay. So, ginagamitan niya ng distansya, ng reach. Boom, 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 di ba? So, nahihirapan si Tim Chu eh. Pero yung mga patama ni Tim Chu, guys, mga solid. Mga solid power shots, body shots. Pero yun nga, medyo sa puntusan, ilamang po itong si Fandora kasi marami siya mga patama ni Tim Chu na sa scorecards is lamang talaga ito. So, ina-expect ng iba na draw yung mangyayaring laban na to kasi pareho nga sila, di ba, naduguan tapos pareho silang maganda yung mga counter. Pero idiniklarang panalo po si Fandora via split decision. So ngayon si Sebastian Fandora na po yung itinanghal na unified super welterweight champion ngayon. So again, congratulations Sebastian Fandora. So si Tim Chu, guys, I think magkakaroon to ng rematch na or babalik to kasi nga nagkaroon siya ng problema sa mata eh, kasi nahihirapan siyang tumingin kasi nga dahil sa dugo na pumupunta sa kanyang mata. So grabe to yung laban na to, guys. Panoorin nyo na lang yung video. I think yun lang. Salute, peace out.